guys, gagawa tayo ng steam sea bass or will known as a barramundi fish. Ayan, nalinis ko na siya, natanggalan ko na siya ng laman ng loob. Naiwa ko na rin at natanggalan na ng kaliskis. Ayan, meron tayong coriander para pang garnish mamaya. Shiitake mushroom. Nahiwa ko na rin na maliliit. Ayan. Light sauce. Sesame oil. Meron din akong minced ginger. At huatiao wine. Chinese wine siya. Steam coriander. At saka sili. Anghang na sili. Yan, nahiwa ko na siya. Yan yung mga sangkap sa gagawin natin, guys, na steam sea bass or will known as a barramundi fish. So, dana natin yung mushroom. I-place natin sa paglalagyan natin ng isda sa natin i-steam. Yan. Lalagay na natin yung mushroom. Mas maigi kasi, guys, hihiwain natin yung manipis yung mushroom para madali siyang maluto. Lagay na natin. At saka yung ginger, damihan natin para masarap. Kasi yung ginger kasi yung nagpapatanggal ng langsa ng isda. Ayan. Tsaka kung gusto nyo ng sili, okay din. Mga ayaw ng sili. Pero mas masarap talaga siya, guys, pag may sili. Kasi nagbe-blend yung lasa ng anghang ng sili at saka anghang ng ginger. Try nyo itong gawin. Masarap siya. Simple lang gawin na masarap. Ayan. So ilagay natin yung isda. Laki pa yung isda ko, guys, kaysa paglalagyan ko. Ayan na siya. So, prepare natin yung panglagay natin sa isda. Minced ginger. Coriander, yung stem, pero hinaluan ko siya ng dahon, konti lang kasi yung stem eh. Sili, siling maliliit. Light sauce, so ang nilagay ko dito is 3 spoon, kasi medyo malaki-laki yung isda. Sesame oil. Yung sesame oil din is 3 spoon. At saka huatiao wine. Yan, Chinese wine. So haluin lang to natin ng maigi. Yan. Haluin ng haluin at ilalagay natin to sa isda. So, while ginagawa natin to, kanina nakalagay na ako ng kawali. Nilagay ko na, prepare ko na yung malaking kawali pag lutuan natin ng isda. Yan, lagay na natin. Lagay natin sa ibabaw ng isda at saka sa loob. Yan.
Ito guys, steam lang natin ng depende rin sa laki, pero ito, steam ko to siya ng 13 minutes to 15. Kasi gusto ko kasi yung isda, lutong-luto siya. Ayaw ko yung may nakikita pa akong medyo may dugo pa sa isda. Ayan. Gusto ko talaga yung luto. Ayan. Lagay lang ng maigi. So, nakaprepare na din yung pag-steam natin. So, after nito, takpan muna natin ng cling wrap habang nagtakulo tayo ng mainit na tubig kung saan natin ito i-steam. Masimple lang siya gawin at saka healthy. Sa mga gusto ng mga healthy dyan, ayan, the best to siya. At saka sa mga fish-tarian. Recommend ko itong isda na to. Sinasarap siya. Yan, takpan na natin. So, while tinatakpan natin, nakaprepare na yun. Diba? Yung pag-steaman. Ayan na yung kuwali. Pakulo na natin yung tubig. Kumulo na. So, iset natin yung time at dalagay natin yung isda till maluto na siya. So, luto na.